Ang topic natin sa video na ito is all about Fiverr buyer requests. Madami kasi sa mga viewer natin guys ang nagtatanong kung bakit daw walang laman ang kanilang buyer request, lalo yung mga new seller sa Fiverr. Bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-click mo na subscribe button at ang bell icon para lagi kang maging updated kapag naglalabas ako ng mga bagong video. Ngayon, bago natin talakayin kung bakit walang laman ang Fiverr buyer request mo, lalo't new seller ka pa lang, sagutin muna natin kung bakit mahalaga ang Fiverr buyer request for the sake of the new viewer natin. Gaano ba kahalaga ang Fiverr buyer request? Ang main process kasi ng Fiverr guys is yung client talaga ang nag-hire sa'yo para magtatayo ka lang ng store mo sa Fiverr, tapos i-hire ka nila through sa gig page mo. Pero kung baguhan ka pa lang, sigurado mahihirapan kang humanap ng bagong customer mo o bagong client. Kaya napakahalaga ng buyer request kasi yung mga ibang buyer kasi tamad silang maghanap ng mga gig manually one by one. So ang ginagawa nila, magpo-post sila ng buyer request, yung request na lang gusto nilang ipagawa. Tapos yung mga seller yung pupunta sa kanila para mag-apply. Parang sa Upwork lang, kung may idea kayo kung paano nagwo-work yung Upwork, ganun din yung buyer request ng Fiverr.com. Kung baguhan ka pa lang, pwede mong gamitin yung buyer request para makapag-apply ka manually sa mga request ng mga buyer natin. Ngayon naman sagutin natin, bakit ba walang laman ang Fiverr buyer request ng mga new seller? Ang mga new seller kasi guys, kapag gumawa ng bagong account, bagong gig, hindi pa siya totally nire-recognize ng Fiverr system. Yung pinaka AI ng Fiverr, hindi pa nire-recognize yung mga bagong gawang Fiverr account. So kapag naglalabas sila ng buyer request, automatic kasi yan guys eh. Kapag naglalabas ng buyer request ang Fiverr, yung system na niya ang nagdi-distribute ng mga buyer request sa mga datihang seller na dito sa Fiverr. So dahil nga bago pa ng account mo, hindi pa nire-recognize si Fiverr, kumbaga wala pa siya talaga sa database niya, kapag naglalabas siya ng buyer request, hindi napapasali yung account mo sa sinesendan niya ng mga buyer request. Ngayon, next na tanong naman natin, kailan ba magkakaroon ng buyer request yung mga new seller? Kailan magkakaroon ng laman yung buyer request page nila? Usually guys, it takes 1 week to 2 weeks. Tignan mo lang sa mga araw na yan, sa span ng araw na yan, minsan mas maaga pa sa 1 week, nagkakaroon na. Minsan, pagkagawa ng account, agad-agad na re-recognize ng Fiverr, agad-agad nagkakaroon ng buyer request, nagkakaroon ng laman yung buyer request ng isang seller. So, depende talaga sa system ng Fiverr kasi automatic nga yan kung kailan niya i-recognize yung ginawa mong account. Pero usually, tandaan nyo, it takes 1 week to 2 weeks bago magkaroon ng laman yung buyer request mo. Ngayon, meron din nagtatanong kasi, bakit daw magkaiba ang interface ko sa interface na nakikita nila sa Fiverr nila? For example, hindi daw nila nakikita yung mga gig tab na ito, yung mga more, yung buyer request. Yung buyer request kasi guys, kung titingin kayo sa screen, nandito siya sa more, tapos ito buyer request. Kung hindi nyo na, kung magkaiba tayo ng interface guys, lalo na sa mga bagong viewer natin, siguro nasa buying mode kayo. Ayan, isi-switch to buying ko. Kapag kasi naka-switch to buying ka, ibig sabihin, hindi ka seller dito, buyer ka lang. So kung gusto mo mag-sell, para makita mo yung mga interface ng mga seller na gaya ko, gaya ng mga ibang seller, pumunta ka lang dito sa top right corner, makikita mo ang switch to selling. Click mo lang siya. Yan. Tapos makikita mo na yung interface ng seller. Tapos dito sa may more, i-click mo lang, i-hover mo dito sa buyer request, i-click mo. Ayan. Lilitaw lahat ng buyer request. Naka-sort sila sa pinaka latest na nag-post. Ayan guys. Para sa kaalaman na din ng mga bagong viewer natin, makakapag-send ka ng 10 offers per day guys. So sa loob ng 1 month, 300 offers yun. Ibig sabihin, makakapag-apply ka ng 300 times sa loob ng 1 month dito sa Fiverr buyer request. Ayan ang laman ng Fiverr buyer request ko guys. Dapat ganito din ang magiging laman na sa inyo kapag nagkaroon na siya ng laman. I-refresh nyo lang everyday. Tignan nyo, balikan nyo everyday, baka may lumitaw ng buyer request. Ayan yung sa akin, yung active na buyer request na pwede kong applyan is 177. Simula 2013 guys, simula na mag-start ako sa Fiverr, nakapag-send na ako ng offers dito na 52 times. So sa 52 times na yun, siguro ang nag-hire sa akin nasa 15 lang. So hindi ka rin pwede mag-expect na kapag nag-apply ka dito, agad-agad matatanggap ka sa mga offer dito. Kasi kung makikita nyo guys, lakihan natin, zoom ko lang para makita nyo mas malaki. Oops. Yan.
Kung makikita nyo, ayan, may ano dito, column na ang pangalan niya, offers. Ibig sabihin, guys, meron ng limang nag-apply dito, limang seller. Ayan. Tapos, may duration din. Tapos, may budget. Kung magkano yung budget ng client. Tapos, dito sa request, makikita mo yung request, ano niya, yung gusto niyang ipagawa. Limbawa to, logo for online retail company. $10 yung budget niya. Tapos, kasalukuyan sa time na ito habang vini-video ko ito, nagvi-video ko, nasa 5 na yung offers. Ito, 0, $25 yung ano niya, yung budget niya. Sabi niya, hi, good afternoon, evening, I need a talented photo editor who can design, create, or edit to visual stunning photo collage which they will serve, blah, 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 blah. Ayan, makikita nyo lahat doon. Tapos, ito naman, $25 din, $27 na yung ano, yung nag-apply sa kanya. Dito sa photo editor, zero pa, wala pa nag-apply. Tapos dito, alas yung mga logo, yung may kinalaman sa paggawa ng logo. Napakalaki ng competition dito, guys. So makikita nyo, huwag na kayong magtaka kung madaming nag-a-apply sa mga ganito. Ayan yung laman ng buyer request ko. Merong 177 na pwede kong applyan, pero maximum of 10 application per day lang. Yun lang. So piliin yung mabuti, yung alam nyong madali lang na kaya nyong gawin talaga, at yung may chance talaga kayo matanggap. Yun muna ang topic natin about sa buyer request. Wala na akong alam na idagdag pa. Kung may tanong kayo, i-comment down below nyo lang sa video na ito. Tapos, ito try kong sasagutin sa abot ng aking makakaya. Pasensya na kayo, guys, kung hindi ko nasasagot agad yung mga comment, kasi napakarami nagko-comment everyday. Halos hindi ko na sila ma-accommodate lahat. Tapos kung meron din kayong request na video, sabihin nyo lang, kasi ang video na ito may nag-request lang na viewer, kaya ginawan ko siya ng video talaga. Ngayon naman, meron din kasing nagtatanong, nag-comment na sabi niya, yung mga bagong seller daw ba nakakakuha pa ng client sa Fiverr? Tapos may nag-respond, sabi niya, hindi na daw, halos lahat daw ng top rated seller, sila na lang daw ang nahahire. Mayroong parting correct yun, mayroong parting hindi correct. Correct siya kasi may mga buyer talaga na naghahanap ng mga top rated seller. Pero hindi siya correct kasi meron din buyer na walang pakialam sa mga top rated seller at naghahanap ng mga kahit baguhang seller, hinahire nila. Ang katunayan ito, yung isa nating viewer, ang pangalan niya is, eto yung account niya, si George Nicole. Yan, si George Nicole, active viewer natin siya sa YouTube channel natin. So shout out sa iyo, sir, kung nanonood ka, shout out kay George Nicole. Nag-start siya, ayon sa kanya, nag-start siya noong August 2019, pero nag-stop siya, hindi niya pinagpatuloy. Tapos, ewan ko kung nung August nakakuha na siya ng client niya, pero nung December daw nag-resume siya, nung December 2019, nung nakaraang buwan lang. At tignan nyo naman, guys, yung kanyang ano, yung kanyang gig. Halos everyday nakakakuha siya ng order niya. Ngayon, nasa 2 orders in queue na siya, 83 ratings. Hindi lahat naman ng client dito nagre-rate, yung iba hindi talaga nagre-rate yung mga client dito. So hindi pa accurate yung 83 na to. Minimum yung 83 na to, pwede siyang lumaki pa sa 83 yung mga client na na-receive na niya. Naging active lang siya noong December, pero imagine, siya yata ay nagsabi sa akin na in 1 month nako $500 na siya noong December yata. Hindi ko alam kung siya yon. Kung nanonood ka, ikaw ba yung nagsabi sa akin na in 1 month naka $500 ka noong December? Kung ikaw yun, i-comment down below mo, tapos ipipin natin sa top yung comment mo para mabasa ng mga ibang seller dito na gusto ding kumita sa Fiverr.com. So ayun, guys, hindi talaga totoo na yung mga top rated seller lang ang nakakakuha ng client dito. Ayan si George Nicole, wala pa siyang level, guys, ha. Talagang nag-uumpisa pa lang siya. Wala pa ba siyang level? Tingnan nga natin ulit. Wala pa siyang level. Dapat, kung may level siya, nandito na dapat nakikita mo na. Tulad ng sa akin, tignan natin sa akin, Spackle.com. Fiverr.com, Spackle. Yan. Tignan natin yung sa akin. Ayan, dapat nakalagay dito, yung sa akin top rated na yung nakalagay. Siya dapat nakalagay level 1 na o level 2, pero wala pa siyang badge. Ibig sabihin, nag-i-start pa lang siya. So yun, guys, hindi talaga totoo na yung mga top rated seller lang ang nakakuha ng client dito sa Fiverr. Itong si George Nicole ang patunay na baguhan pa lang siya. Imagine, guys, August
ginawa niya yung account niya, tapos nag-stop siya, pinost niya, tapos nag-resume siya ng December, tapos inulan siya ng mga order, baguhan lang siya. Baka sa susunod na ano ni Fiverr, masali na siya sa mapopromote na siya as level 1. Congrats kay George Nicole. Sana gayahin natin siya. Huwag mawala ng pag-asa. Lagi lang manalangin, guys, at magtiwala sa magagawa ng Diyos sa atin sa taas. Lagi tayong magtiwala. Huwag tayong dumipende sa sarili nating kakayanan. Lagi tayong dumipende sa magagawa niya para sa atin, di ba? So guys, thank you for watching. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung may tanong pa kayo, i-comment down below nyo lang at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Thank you for watching. I'll see you soon next time. Bye-bye.